May nakita siyang ibang aso andun. Yan. Pangit ng camera. Aso yan. Kulay itim. So, inayaan lang natin siya. Wala ka tingin lang. Shhh! Yan. Sabayin natin para makorek yung behavior niya. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Oh. Morning, magandang umaga. Ayan, pinalabas ko yung mga maliliit natin ngayon para makapag-exercise. Ayan. Ayan si Ragnar and ito si Lola. Kung nanonotice nyo, di ba, poknat-poknat si Lola kasi nagkalbo siya. So, yeah. Ano nga ba yun? Yeah. Sorry, nawala ako kasi tinitignan ko sila, baka tuwak po sila papalayo. Yan, nagkalbo si Lola, pina-check up namin siya sa vet. Ragnar! Lola! Dito! Ragnar! Ragnar! Tita! Tita! Kulit nitong ano na to. Pinavet na namin yan si Lola. Yan. And ilang beses nang in-skin test yan. Wala namang mites, wala namang manji na nakita. So, di namin alam bakit nagkakalbo. Pero, isang suspecha namin dyan is that, allergic siya sa food na kinakain niya. Lalo lang sa dog food na pinapakain namin dati. Yan. Kaya, pero nag-recover na siya. And in-stop namin muna yung dog food niya. Kaya, normal na food yung kinakain niya, yung parang sa tao. Pero, lahat ng ulam ng mga yan ay hindi katulad ng sa atin na nilalagyan ng pampalasa. Naturally, pinakuluan na karne lang. Ragnar! Hey! Ragnar! Ay! Dito! Kulit talaga ng asong to. Ragnar! Ayan. So yun na, sinasabi ko, mga pinakuluang karne lang, pinakuluang liver, tsaka isda, yung kinakain lang mga yan. Di ko nilalagyan ng salt kasi baka magkasakit sila sa bato or magkasakit sila. Kasi maraming epektong salt sa aso eh. So, ayan. And, may kita nyo, diba? Ang dami niyang folds sa katawan. Diba? Kita nyo yan. Parang mga bilbil. Ayan. Yan talaga ang problema ng mga chow-chow na, ano, na maraming folds sa katawan. Talagang, ano sila, napaka-sensitive nila pagdating sa, ano nila, sa skins nila. Talaga madalas sila maglagas, ayan, nagkakalbo. Pero, nag-recover na yan. So, within a month or two, nakikita niya, malago na naman yung buhok niyan. So, ang supplement nila is Mr. Show Dogs, tsaka carnivore na, ano, na fish oil. Ayan, nakikita yun. Eh alam mo na natin sila maglaro. Yung tuwang-tuwa sila. Tita. Ang mahirap pala dito si Ragnar, masyadong ano, lumalayo. Saan pupunta? Okay lang dito lang 'ko. Actually, nagpapatubo na yung buhok niyan eh. Shhh! Balik! Dito! Shhh! Ragnar! Shhh! Ang kulit. Ay.
notice nyo, yung mga dogs namin doon, yung mga yun, yung mga malalaki na yun, lumaki yan sa Manila, nasa third floor lang. Eh, ang gawain lang mga yun noon, manghabol lang po sa third floor, hindi namin kinorek yung ugali nila. So, may basuran kasi kami sa third floor noon. Tapos pag may pusa nung pupunta doon, hinahayaan lang namin nila na natahulan nila, habulin nila. Kaya ang nangyari is hindi namin nakorek yung behavior nila. So ngayon pag may nakita silang pusa, manok, kambing, or yung mga yan, yung mga tupa namin dyan, pag nakita nila yan, mga yan, talagang gusto nilang kagatin or gusto nilang patayin. Kaya nagsisisi din kami eh, dahil yun nga, baguhan pa kami nun sa pag-aalaga ng Chow Chow, di namin na-correct talaga yung talagang nila, pagiging aggressive nila sa ibang hayop. Pero itong mga sumunod, itong si Lola, itong si Ragnar, yan, ang ginawa namin dyan, in-introduce namin yan sa mga tupa, sa mga pusa, sa mga manok. Kaya ngayon hindi sila aggressive towards sa mga manok o sa mga tupa. Shhh! Ragnar! Balik! Shhh! Balik! Shhh! Balik! Huwag ka dyan sa basuran. Balik! Balik! Shhh! Dito! Ragnar! Shhh! Ay, makulit talaga to. Balik! Pero pasaway eh. Shhh! Doon! 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 Balik doon! Doon! Ragnar! Balik na doon! Balik! Doon! 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 So, sinasanay namin silang, pakawalan ng off-leash. Kasi, yun nga, sabi ko, hindi tulad ng mga magulang nila, na pag pinakawalan mo dito, takbuhan na yan dyan. And kung may makita silang mga ibang hayop, kakagatin at kakagatin nila. Yan. Ito ba ito? Habang bata pa, talagang sinasanay na namin. Tignan nyo, di nyo nila pinapansin yun. Mga yan, yung mga tupa. And once, pag yung mga nanay nila, tatay nila yung pinakawalan mo, nako, patay yan. Patay mga pusa. Kaya mo naman, anumang mga dito, mga manok na makita nila. Yan. So, waluwag-luwag to space sa pinagtatakbuhan nila, oh. Nga lang, lumalayo sila. Hopefully si Pango maging okay na yan sa within a month or two, para maipasyal ko na rin siya sa Dapon, sa sentro. Ito kasi, lagi napapasyal to eh. Ito hindi, kasi nga, tignan nyo mo naman. Diba? May manok. Ayan. Check natin may reaction nila. Umalis na yung manok. Well, anyways, sana supportahan nyo ang YouTube natin. Shhh! Ragnar! Balik! Ay! Bawal ka dyan, be. Masagasaan ka. Daan na yan eh. Yun nga. Sinasabi ko nga, dapat sana supportahan nyo yung YouTube natin. Gustong-gusto talaga namin lumago ang YouTube channel namin. Gustong-gusto namin na makapag-share ng kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng Chow Chow, sa mga do's and don'ts, at ano yung mga naging trial and error namin pagdating sa pag-aalaga at pag-breed ng Chow. Ayan. So, sana i-share nyo to sa mga kaibigan nyo, sa mga kakilala nyo, and also mag... tingnan mo. Inaano niya yung manok, pero feeling ko din niya naman talagang anuhin yan. Gusto niya lang makipaglaro. Kasi kung ibang Chow Chow yan, talagang susunggaban nila yan or ahabulin. Pero ngayon sasawayin ko siya kasi nga gusto ko makorek yung behavior niya. Shhh! Ragnar! Dito! Dito! Shhh!
Lola! Shh, tita! Yan. Very good. Ayan. So, yun nga. Please, subscribe na kayo sa The House of Tempest sa YouTube. And also, follow us on TikTok. Mas marami tayong videos sa TikTok. That is at The House of Tempest. Yun din. Tingnan nyo. Wait lang, pakita ko sa inyo. Oh. Yan. So, di ko lang ako correct yan kasi nga, sinusuwag siya. So, binibigyan siya lang threat. Okay lang yan. Para matuto siya na hindi pwedeng basta maliitin ang sheep. Tignan natin. Ako curious to si Pago eh. Oh. Pero ipaglaro siya. Sa kanila, play lang. Pero, eto, ano, syempre, defensive, ano niya yan. Stance niya yan. Okay, tinigilan niya rin, diba? Very good ang chow-chow ko. Iyan ang pasaway. Ragnar! Dito na, B. Yan. So, ayun. Tatapusin ko na yung video dito. Binigyan ko kayo lang ng konting insight sa mga to. Maraming salamat sa panonood. Pagpalain nawa kayo. Magandang umaga. Bye.